Again, mga ka-dragon. So, ang topic natin this morning is all about harvesting dragon fruit. Kung paano ma-harvest yung dragon fruit at ma-protectionan yung dragon fruit natin against fungus. So, first thing mga ka-dragon, in harvesting dragon fruit, make sure natin na yung unang harvest natin, yung unang fruit na i-harvest natin ay yung mga dragon fruit na healthy. Halimbawa, ito mga ka-dragon. So, healthy ito. So, harvest natin yan. So, yan mga ka-dragon. So, healthy siya. And then, make sure din natin na yung ating pruner ay na-disinfect natin. So, halimbawa, kapag unhealthy yung dragon fruit na tulad nito, so yan, may mga peklat siya. Ibig sabihin, may fungus, ay huwag muna siya nating i-harvest. So, mabuti na ipahuli natin siya. So, huli dapat to. Para yung pruner natin ay healthy pa rin. Walang kalos ng fungus. So, yan mga ka-dragon. And then, make sure din natin kapag may ganito tayo, hindi natin alam kung ano yung reason na nahulog to. So, huwag natin ilagay sa puno. So, mabuti pa na ihagis na lang natin. Yan, ihagis natin sa malayo. Yan mga ka-dragon. At don't forget pala mga ka-dragon na disinfect ang mga ano natin, ang yung mga ginagamit natin pang pruning. So, and then, number three. Tatlo lang mga ka-dragon. So, ito pala yung ginagamit natin. So, hindi ko lang islalagay yung brand. Hindi ko lang ipakita sa inyo yung brand po. Available to mga ka-dragon sa Lazada. So, ito po yung panggamit natin pang spray. At saka after na harvest natin yung dragon fruit katulad nito, may galos na siya, and then nag-apply tayo ng spray dyan mga ka-dragon. Bakit kailangan natin mag-apply ng spray? Ito pala mga ka-dragon ay neem oil. So kailangan natin mag-apply ng spray para maproteksyonan yung mga yung mga galos ng dragon fruit galing dito sa pruner natin. So para mag-double protection tayo, yung galos ay sprayhan din natin. So, yan lang po mga ka-dragon. So, mga hindi po pala nag-subscribe, please subscribe to this channel. At saka, I hope na yung channel na to ay nakatulong sa inyo. Anyway, sa mga viewers natin dyan, na malapit dito sa atin, may harvest tayo. At the end of the month, mag-harvest tayo ng, I think, mga 100... Malapit sa 200 kilos yung harvest natin. So, yan yung unang batch ng ating dragon fruit na marami na po yung bunga. So, yan na po yung update natin. At saka, last vlog, medyo nagka-problema tayo kasi may mga fungus na naapektuhan yung dragon fruit natin. Pero, thank God na nakuha din yung mga fungus. Saka, please check na lang yung channel kung paano kunin yung mga fungus kasi yan yung number one na problem ng mga dragon fruit farmers natin. So, natural way na nasolusyonan natin yung fungus. So, yan na po mga ka-dragon. Thanks for watching. At saka, don't forget pala to subscribe to this channel. At I hope na nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa channel na to. So, yan lang. Ingat tayo mga ka-dragon.